Hi guys, welcome to my YouTube channel, Kabocol's Farmer. For today's video, gagawa po tayo ng salad green para sa ating mga native pigs. So, manguha tayo ng mga damo, legumes, saka mga ibang greens na pwede natin ipakain sa kanila. Ngayon makita nyo yung background ko guys. Meron na po tayong hinog na papaya. Yan, mamaya kukunin natin. Red Lady papaya yan. Yan. Tatlo na sila. Kukunin na natin mamaya, baka maunahan pa tayo ng paniki. O, medyo ikot na tayo ng konti. Ang dami na tayo Madre de Agua. Ayan. Green na uli. Yung mangga may mga bulaklak na, sana tumuloy, pero hindi sa atin yan, sa may-ari ng lupa yan. Baka makakuha rin tayo, baka sakali mabigyan tayo kahit papano. Ayan. Okay, samahan nyo ako, kuha tayo ng damo sa ilabas. Guys, kuha na tayong damo. Ayan, mga kambing natin. Ayan, si Mr. Suave. Suave, yun na ito. Ayos pa? Ayan ang ating barako. Mga anak niya na yan eh. Ayan. Ayan, kamukha niya oh. Yan ang bunso. Aba, ayan. Seto. Ayan, mga anak na rin yan. Ito, isa kamukha rin niya. Ayan, pares babae yan. Ayan, problema ko. Wala akong pambulog dito sa dalawa na to kasi hindi na pwede sa kanya yan eh. Anak niya na to eh. Hindi pwede ibalik eh. Magkakaroon ng inbreeding. Hindi maganda ang inbreeding. Dito tayo kukuha. Nandito lang tayo sa labas ng babayan. Ayan yung babayan natin. Dito lang tayo kukuha ng damo. Green na green yan. Pili tayo ng maganda. Ito. So, nakakuha na tayo ng damo. Ayan. Ayan, kukuha naman tayo ng legumes. Legumes is yung mga dahon-dahon, talbohos, mga vines. Ayan, kasama na yung Madre de Agua doon. Kaya lang, piniferment naman natin, so hindi na natin sasama yung Madre de Agua. Yung sa may bandang likod, maraming legumes doon. Kuha tayo ron. Okay. Ayan guys, punta tayo sa likod.
likod ng baboyan ko. Ayan. Meron kasi doon mga tumubong ano, mga talbos ng kamote. Saka mga baging-baging ba. Yung po kasi yung mga ano, legumes. Kaya po may legumes kasi ang legumes is mataas ang protina. Kaya sasamahan natin ng legumes. Dito tayo sa likod. Ito po yung likod ng aking baboyan. Ayan. Gubat na yan. Ayan, likod natin isang napakalaking bakanteng lote na ayan, may mga saging, mga ipil-ipil, sampalok. Ito yung likod ng baboyan ko. Ayan yung aking perimeter. Ayan. Ayan. Kaya rito. Ayan. Sa gilid. Gilid na to. Gilid na to ng baboyan ko. Ito yung sabi ko ng legumes. Mga legumes yan. Ayan guys, ito yung legumes na kukunin natin. Ayan. Ayan yung mga legumes. Talbos ng kamote, may damo-damong mga baging, may kangkong. Ayan ang mga legumes. Ayan ang iahalo natin sa ating salad green. Sa damo. Ayan. Ayan, kuha tayo guys. So nakakuha na tayo. Ayan, dadagdagan natin yan ng daon ng saging saka ng daon ng gabi. Meron din dito eh. Ito kasi likod na to, likod ng baboyan ko, parang gubat na to. Maraming tumutubo ang ano, mga legumes. Ayan. Ito. Ayan, may mga daon na saging. Ayan, may mga gabi. Ayan. Nakakuha tayo ng mga ilang piraso. Okay guys, so nakakuha na tayo ng daon ng saging, legumes, saka ng daon ng
gabi. Okay. So, balik na tayo doon. Mapakanya tayo. Yeah. Okay. Babalikan ko na lang yung dahon na saging. Hindi na kaya eh. Likod na ng baboyan. Guys, balik. Binalikan na natin yung mga dahon na saging saka yung gabi. So, ayan guys. Ayan ang salad green natin. Ayan. Dahon na saging. May damo. May talbos ng kamote. May kangkong. May dahon ng gabi. Ayan ang salad green. Diba? Healthy ang kanilang diet. Diba naman, ang gaganda ng katawan niyan. Ito, mga anak na to sa second week of April. Yan. Ang anak na yan. Second week of April. Ito. Buntis na rin yan. Diba? Ganda ng ganyang pakain. So, konting pagod lang. Meron ka ng libreng pakain para sa mga native pigs mo. Yan eh, maghapon na nila yan. Pero bago yan, kumain na rin sila ng yung regular meal nila. Kumbaga eh, ano na lang to. Extender na lang nila para talagang mabusog sila sa maghapon.
So, syempre meron din yung mga inahin dun sa loob. May mga, may ganyan din yung mga inahin dun sa loob. Saka si George. Ano, si George. Saan natin si George? Ayan. Ayan si George. I-enjoy din yung kanyang salad green. Ayan. So, ganyan po kaganda ang pakain natin sa ating mga native pig. So, imagine niyo po yung quality ng karne na makukuha natin sa mga baboy na to. Dahil po sa klase ng pakain na ginagawa natin, talagang masustansya at masarap ang kanilang karne. Compared po sa mga hybrid na pinalaki sa simentadong kulungan, pinalaki sa mga commercial feeds at mga synthetic na gamot, antibiotics, vitamins. Ito mga native pigs natin, natural ang kinakain, greens, at walang antibiotics, walang synthetic na gamot sa katawan. Puro natural. Okay. Yan. Masiyosang naman to. Sarap ng kain niya, oh. Yan. So, itong mga to, yan lahat to, pati doon sa free range, tapos na sila kanina sa regular meal nila, yung fermented madre de agua na may halong konting feeds. So, yun muna ang pinapakain ko sa umaga as yung regular feeding time nila. And then, pagkatapos nun, nag-ahakot na ako ng mga damo, legumes, yun naman ang binibigay ko unlimited. So, unlimited na yan hanggang maubos nila hanggang mamayang hapon. Para talagang busog na busog sila. And so, talagang minimal lang ang gastos natin sa ganitong klaseng pakain. Kasi, yung madre de agua naman, yan, ay tanim na rin natin. So, hindi na rin naman tayo gumagastos sa madre de agua sa pagpiferment nito. Pagod lang talaga ang puhunan. So, tiyagaan lang talaga. Nakakapagod pero rewarding naman. Saka ayos naman ang return kasi kung bibili tayo ng commercial feeds, eh, napakagastos ng ating pag-aalaga. At ang native pigs naman ay hindi lumalaki ng katulad sa hybrid. Mabagal sila lumaki. So, talagang malulugi tayo pag pure feeds ang ginamit natin. Isa pa yung kalidad ng karne na maibibigay ng ganitong klaseng pakain ay talaga namang hindi mo makikita sa mga hybrid na pinalaki sa commercial feeds at mga synthetic na gamot, antibiotic, vitamins. Ito talaga natural. Ayan. So, yun yung iba. Lahat sila meron. Ayan. So, mamayang hapon, kakain na naman sila ng regular meal nila, yung fermented madre de agua. So, ang sistema po ng pagpapakain ko dito, umaga, fermented madre de agua, and then itong mga legumes damo, unlimited, and then sa hapon na naman, kakain naman sila ng fermented madre de agua, yung pinaka-regular meal nila. So, umaga, hapon talaga ang standard ng pagpapakain ng baboy. And then in between, pinibigyan lang natin sila ng mga legumes at damo, unlimited. Yan po ang sistema ng aking pagpapakain. Yeah, okay guys, so tapos na tayo magpakain ng mga baboy natin. Bago tayo magtapos, kukunin muna natin yung ating papaya at baka maunahan tayo ng paniki. Okay. Yan, may silay na siya. Hinog sa puno. Napakatamis niyan. Kunin natin siya. Yun. Diba? Ayan ang papaya natin. Ang dalawa. Ayan. Susunod natin kukunin yung dalawa. Hindi pa naman masyadong hinog. Ay hindi, hinog na. Pwede na ito. Okay. Iwan muna natin. Babalutan na lang natin ang sako. Ito muna. Ito.
Masinog to eh. Yan. Okay. So, yun guys. Tapos na. Hanggang dito na lang siguro. Kung nagustuhan nyo po, sana mag-subscribe tayo. And hit nyo po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Muli po, itong inyong Kabukas Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos. Siguradong uunlad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!